Sa loob ng isang araw, may 24 oras lang. 7 araw sa isang linggo. 4 na linggo sa isang buwan. 12 buwan sa isang taon. Napakadali ng panahon, di ba? Umaasa tayo na sana'y hihinto muna ang oras para naman mabigyan pa tayo ng mahabang buhay. Isa lang ang punto ko. Dapat ngayon pa lang gumawa tayo ng wastong desisyon tungkol sa kung paano natin ginugugol ang ating natitirang oras. Your time is valuable. It is a limited, finite resource that once used, can never be reclaimed. Kaya kailangan mong unahin ang mahalagang bagay. Kung pinanood mo ang video ito, malamang na nasa punto ka ng buhay na na-realize mo na ang oras ay isang limitado at mahalagang commodity. At dahil pinanood mo ito, siguradong gusto mong malaman ang 7 bagay na dapat mong unahin sa buhay. Pero magkaiba naman tayo ng mga priorities. Ibabahagi ko lang ang akin at kayo na ang bahala kung gagayahin niyo ba ito. Number 1, pamilya mo. Wala nang ibang makakatulong sa'yo, kundi ang pamilya mo lang. Kahit gaano pa katoxic ang pamilya mo, kapag may mangyari sa'yo, kukupkupin ka pa rin nila. Totoo yan, pero hindi naman ibig sabihin ng pamilya ay yung biological lang. Kahit hindi mo tunay na pamilya, basta tinuturing kang kapamilya nila, mahalaga pa rin na sila ang unahin mo. Always take care of your family, no matter what. Huwag mong talikuran ang pamilya mo para lang sa taong hindi ka pasigurado na maaalagaan ka. Always respect your family, no matter what. Because friends come and go, but family is forever. Pero may nakausap na rin ako na hindi sila close ng pamilya niya, to a point kung saan mas nangangailangan siya ng outsiders para i-comfort siya at suportahan siya. Kung ganun naman ang sitwasyon, yung nasa labas na mapagkukunan mo ng lakas at suporta ay ituring mo na rin pamilya. Sabi ko nga kanina, hindi naman dapat biological family lang. Pwede rin namang mga tao na tinuturing mo na rin pamilya mo. Number 2, kaibigan mo. Pero tandaan mo, at ipasok mo sa isipan mo, hindi lahat ng nakakasama mo at nakakausap mo ay kaibigan mo. Ang mga katrabaho mo, hindi mo sila kaibigan. Kasamahan mo lang sila. Ano ang punto ko? Ang sinasabi kong tunay na kaibigan ay yung mga taong mapagkakatiwalaan. Sino sa mga kaibigan mo ang mapaghihingahan mo ng iyong niloloob? Sinasabi sa Kawikaan 17:17, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at isang kapatid na maaasahan kapag may problema. Kahit pasabihin na natin na ayos ka na sa pamilya mo, pero hindi pa rin natin maitatanggi na mas kailangan pa rin natin ng mga kaibigang tunay. Friends are the people that we learn from, laugh with, and turn to for support and advice when things get tough. Kung wala sila, kulang ang ating kaligayahan. Kaya sikaping magkaroon ng tunay na mga kaibigan. Hindi lang basta maraming kakilala. Maganda naman kung marami kang kakilala. Pero hahanapin mo pa rin ang ilan na kapalagayang loob mo na. Kung naghahanap ka man ng tunay na kaibigan, sikapin mo rin maging tunay para sa kanila. Ipakita mo sa kaibigan mo na pinahalagahan mo siya. Hindi pwedeng naghahanap ka ng tunay tapos ikaw pala ang plastic. Hindi pwedeng ganon. Marami akong kakilala, pero 10 lang ang tunay kong kaibigan. Mapagkakatiwalaan ko sila. Sila ay mapagsakripisyo. Tumutulong sila sa akin na maging mas mabuting tao. Kaya isinali ko rin sila sa listahan ng aking mga priorities. Number 3, mission mo. Dapat alam mo kung ano ang mission mo sa buhay. Your life missions are priorities that give you meaning and happiness. These are what make you live beyond being successful, but also work on something significant in life. Ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Define your mission statement and identify things you need to do to accomplish your purpose in life. Kung alam mo na ang mission mo sa buhay, i-organize mo na kaagad ang iyong gawain. Kung may gawain ka na hindi aligned sa mission mo, huwag mo nang gawin yon. Huwag mong sayangin ang oras sa mga walang kwentang bagay. Number 4, kalusugan mo. Mental at physical na kalusugan. Napakahalaga ng iyong kalusugan, kaya dapat kasali ito sa listahan mo. Paano kung pabayaan mo ang iyong kalusugan? Siyempre, magkakasakit ka. Sa tingin mo, mai-enjoy mo pa ang buhay? Uunlad pa ba ang buhay mo? Hindi na. Bad health robs you of happiness and reduces your overall productivity. Kung maayos ang kalusugan mo, ito ang mangyayari. Number 1, makakapag-isip ka ng maayos. Number 2, masarap ang tulog mo. Number 3, good mood ka. Number 4, magiging energetic ka. Number 5, mag-boost ang iyong self-confidence. Yung limang binanggit ko, wala yung kwenta
Kung hindi malusog ang iyong mental at physical na kalusugan, you need to prioritize your own health. Without it, you will have nothing at all. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Pansinin mo naman ang iyong katawan upang madali mong malaman ang mga warning signs nito. Gawin mo ito para mag-improve ang kalusugan mo. Number 1, kumain ka ng masustansyang pagkain. Number 2, mag-ehersisyo ka araw-araw. Number 3, matulog ka ng sapat. Number 4, uminom ka ng sapat na tubig. At syempre, alagaan mo rin ang iyong emosyon. Hindi mo kasi masasabing maganda na ang katawan mo ay healthy ka na kung ang emosyon mo ay hindi naman ganun kasaya ang feeling. Sabi ko nga sa iba kong video, dapat ang mental at emosyon at physical ay magkakatugma. Number 5, oras para sa mga mahal mo. Huwag mong ibuhos ang oras mo sa pagkakamal ng pera. Here's the thing, money itself should not be a priority in life. Hindi naman yan basihan na secured na ang buhay mo eh. Naiisip lang natin yan kasi yan ang nakikita natin sa ating lipunan. Dahil sa pagpupokus natin sa pera, nawawala ang ating oras para sa ating mga minamahal. Sa ating pamilya, kaibigan, sa mga anak, sa asawa. Pero totoo naman na kailangan din natin ng pera para masuportahan ang ating buhay. Pero wag naman sanang pumasok sa isip mo na pera na lang lahat. Don't let it become your sole focus. Tandaan mo ito, kung nagkakaproblema ka sa trabaho mo, ang unang malalapitan mo ay ang pamilya mo. Lahat ng mga minamahal mo ay susuporta yan sa'yo. Kausap ko lang kahapon ang kaibigan ko. Sabi niya sa akin, kahit gaano pa siya kapagod sa trabaho, makikita lang niya ang anak niya ay mawawala lahat ang pagod niya. Kita mo yan? Yan ang punto ko. Kaya bigyan mo rin sila ng panahon dahil sila ang mabisang gamot mo. Isali mo na to sa listahan ng iyong mga priorities. Number 6, self-improvement. Sa buhay kasi natin, dalawa ang ating mahaharap. Mamamatay tayong malungkot o mamamatay tayong masaya. Siyempre, mas pipiliin nating lahat ang masayang ending. Pero hindi pa rin natin mahuhulaan. But at least, yan ang pinipili natin, di ba? Kaya ngayon pa lang, habang buhay pa tayo, kailangan nating kumilos. At kailangan nating mag-isip ng paraan para mag-improve naman ang buhay natin. Marami namang paraan para mag-improve. Manood ka lang ng mga videos ko o sa ibang mga channels na may positibong impact sa buhay mo. Pwede ka rin magbasa ng mga personal development books. Ang dami nito sa bookstore. O may libreng libro din sa online. It's not even a bad idea to learn something outside your field. Kapag pareho lang araw-araw ang takbo ng buhay mo, pareho lang din ang bunga niyan. At ayaw mo nang ganun ka-predictable na buhay, di ba? Alam mo, noong bata pa ako, akala ko kapag tapos na ako sa pag-aaral, alam ko na ang lahat. Pagka-graduate ko, dun ko palang napagtanto na hindi pala totoo ang iniisip ko. Napaka-boring pala ng buhay kung walang improvement. Dapat talaga na matuto tayo para araw-araw din tayong nai-excite. Ngayon tapos na tayo sa paaralan. Wala man tayong exam na kailangan paghandaan, meron namang exam sa totoong buhay na pwedeng ikabagsak natin. Kaya kailangan pa rin natin ng mga impormasyon para malabanan ang mga pagsubok na haharapin natin. Kailangan mong mag-focus sa kalakasan mo. Lalawak pa ang iyong kaalaman kung handa ka lang papasukin ang bagong impormasyon sa buhay mo. If ever you're feeling bored with life, you are probably in need of a new mental challenge. Number 7, katuwaan. Dapat lang talaga na isali mo ito sa iyong listahan. Dahil alam mo naman, hindi tayo inilagay sa mundong ito para lang magdusa. Minsan may pagdurusa rin naman, pero hindi rin naman sa lahat ng panahon. Dapat may katuwaan din tayo. Sang-ayon ka naman, di ba? Na walang kwenta ang ating buhay kung wala tayong katuwaan na ginagawa. So make enjoying everyday a priority. Alam naman natin na minsan mapapagod tayo. Malulugmok tayo sa buhay. Pero sabi nga ni Catriona Gray, see the situation with a silver lining. Huwag mong seryosuhin masyado ang nangyayari sa buhay. Malulumbay ka lang. Just try to see the beauty in everyday. Kalimutan mo muna ang mga material na bagay. At dun ka muna mag-focus sa mga ginagawa mong nakakapagpasaya sa'yo. At nakakapagpasaya sa mga taong mahal mo. O adulto ka na nga. Pero pwede ka namang umasta na parang bata, di ba? Katuwaan lang naman, di ba? Ngumiti ka. Tumawa ka. Hindi mo man malilimutan ang mga problema mo, pero isipin mo na may solusyon sa bawat problema. Kung hindi ka man sang-ayon sa 7 priorities na binanggit ko, at kung hindi ka man sigurado kung ano ang priorities mo, isipin mo lang ng mabuti kung ano ang mas mahalaga sa'yo. Halimbawa, pagod ka na sa trabaho mo. Ibig sabihin na mahalaga na sa'yo ngayon ang kalusugan mo. Yan ang ilista mo. At dapat may plano ka rin kung paanong magagawa yon. Halimbawa, para mawala ang pagod mo, magpahinga ka muna sa trabaho mo o makipagsaya ka sa pamilya mo.
7 lang ang priorities ko sa buhay. Pwede ko pa itong madagdagan kung may maisip pa ako na mahalaga para sa akin. Kung wala ka pa rin naisip kung anong mga priorities mo, gawin mo lang itong 7 na banggit ko at sigurado ako makakatulong ito sa'yo.